Hi guys, Melsi and welcome back to my channel. So sa this video guys, nakakalungkot pero bago yan, panoorin niyo muna to. So actually guys, ginawa ko tong video na to para hindi para sirain o siraan kayo or tong sirain ko dito sa video na to, tong product na to, hindi ko po sinasabi yon. Ang akin lang po eh, kung ano po yung naging side effect nitong paggamit ko ng Gori Cream sa akin, na talagang nagkaroon siya ng allergy reaction talaga, skin reaction talaga guys. So, ibig sabihin, hindi naman tayo pare-pareho ng mga balat. Ibig sabihin, masyado lang sigurong naging hindi naging maganda yung paggamit ko ng Gori Cream sa balat ko. Kaya yun, meron ako siguro akong history sa about allergy. So ayun, so hindi ko siya napansin na ganoon. Pero hindi ko pa sinasabi guys na meron talagang iba na okay sa kanila itong paggamit ng Gori Cream. Meron din namang iba na hindi naging maganda yung hindi sila hinahiyang dito sa Gori Cream. So yun, hindi ko sinasabing hindi ko sinisira yung mga product na naging hiyang sa inyo. Ang akin lang, yun. Gusto ko lang po i-share yung naging side effect sa akin ng paggamit ko po ng Gori Cream. So ayun nga guys, kung nakita niyo yung mga yun, kung ano yung mga nangyari sa reaction ng balat ko sa paggamit ng ng Gori Cream. So ayun nga, kwento ko sa inyo guys is actually gumamit ako ng Gori Cream. Siguro halos magwa 1 week na yon na gumamit ako ng Gori Cream. Nakita ko lang siya through online. So nakita ko siya sa through online. Nakita ko yung kung saan siya. Dahil ang gusto ko lang naman is umuti yung kilig-kilig ko. Yun lang talaga yung kaya ko siya binili. At saka una, nakita ko rin yung epekto dun sa kasama ko na gumamit din ng Gori Cream. Wala namang bad na nangyari sa kanya dun sa paggamit niya ng Gori Cream. So ayun kasi, nakita ko siya kasi nung una yung mukha niya as in talaga ang dami ng tigyawat, pero nung tinanong ko kung anong ginagamit niya, so yun, shinare niya nga sa akin. At syempre, nag-check din ako sa Facebook kung ano yung Gori Cream, ako ano yung magandang, kasi hindi ko tinignan kung ano yung bad sa kanya. So tinignan ko kung paano siya gamitin at kung ano yung side effect sa kanya. At hindi ko rin po nakita kung ano yung bad side effect ng Gori Cream, kung paano gamitin. At kung ano magiging epekto nito sa'yo pag sa gumamit ka ng Gori Cream. So yung una guys, yung unang araw na paggamit ko ng Gori Cream is okay naman siya. Kumilis naman yung ano mo. Nung after 2 days na ginamit ko siya sa mukha, is okay naman siya. Okay naman, kumilis naman, pumuti naman. Naging maganda naman, naging smooth naman. Kaya may iba rin akong kasama na nirekomendahan ko rin ang gumamit ng Gori Cream. Kasi nga maganda nga at saka nakita nila sa mukha ko. So after siguro nun, after 4 days, na maganda naman yung nag-result sa mukha ko, is pinahid ko na rin siya sa kilig-ilig ko guys. Kasi nga nakita ko nga na nakakapag-lighten siya ng mga dark spot, ng mga ng mga dark skin. So ayun, trinay ko siyang gamitin sa kilig-ilig ko. Nga lang, ang nag-resulta, 2 days ko palang ginamit ang Gori Cream sa kilig-ilig ko. Ayun na ang nag-resulta. Ito na, ayan. Yan. Ayan yung nangyari sa kilig-ilig ko after kung gumamit. So napansin ko kasi na bakit parang meron parang alam mo yung parang namamaltos yung balat ng kilikili ko. Una hindi ko siya pinansin, akala ko wala lang, akala ko yun lang yung magiging effect noon once na gumamit ako, so baka magbalat siya or hiwala akong idea. Tapos nun guys, yung makaraan nun is in talaga nakakaramdam na ako ng kate. Pero continue pa rin ang paggamit ko ng Gori Cream kasi nga wala pa akong alam. Ngayon, habang nagkocontinue ako sa paggamit, so nakita ko nga na siguro mga 3 days na nakita ko yung iba na yung parang
iba na yung nakikita ko sa kilikili ko. May mga namumula na siya, may mga rashes na siya. At saka napansin ko, sabi ko, bakit ganito? So, nag-try ako mag-search sa YouTube about dun sa gory. Then, na-shock ako sa mga nakita ko at sa mga napanood ko about dun sa gory cream. So, after ko mapanood yun, yung about dun nga dun sa may gory cream, is at talagang agad-agad tinigil ko yung paggamit ng gory cream. Doon time na yun, ang pagtigil ko ng gory cream, so late na siya dahil nga kumalat na yung parang allergy, skin allergy sa balat ko. So, ayun na, meron na akong rashes sa hita ko, hindi ko alam dahil hindi naman ako nagpahid sa hita ko ng gory cream. So, wala akong ginamit doon. Pero nagtaka ako bakit may para siyang akala mo ayan, para siyang mga namamantal at saka yung mga rashes na pula-pula. Yun, as in talagang sobrang, ano ba yung naramdaman ko nung time na yon is sobrang makati. Sobrang makati siya, guys. Grabe, talaga hindi mo mapipigilan yung pagkamot. Actually, habang nagsasalita ako ngayon dito, guys, sa harap niya is hindi pa ako talaga nag-heal yung mga rashes ko. Ipapakita ko sa inyo yung kung ano yung nangyari. Guys, ayun yung nangyari sa hita ko, yan. So, hindi ko alam bakit nagkaganyan. So, may mga pa-spot siya ng rashes at may mga butlig-butlig siya na tumutubo, ayan. Yan, so, nag-i-start na siyang kumalat. Yan. So, una, maliliit lang siya, pero ngayon, nag-uubis na siya. So, guys, eto naman yung sa braso ko. Ayan. Kung mapapansin mo, ayan, may mga maliliit na dots siya na mamumula-mula. Ayan siya, para siyang bungang araw na, or para siyang tigdas na kumakalat sa katawan mo, na unti-unti, ayan. Sobrang kati niya, guys, pag once na sabay-sabay silang nagkatihan. So, ayun nga, guys, so, tinubuan ako ng mga rashes sa katawan na talagang kumalat hanggang liig, ayan. Mapapansin niyo yan. Dito, guys, yan, marami yan, lalo dito sa may underarm ko, yan. So, yan yung naging epekto ng, ano sa akin, ng gory. Ayan, parang siyang tumutubo na bungang araw na ewan. Ayan, tapos ayan pa. Ayan, guys, kung mapapansin nyo, ayan. Ayan. So, ayan, guys, ayan. So, eto na, eto yung resulta nung kakukulit ko dahil gusto ko nga pumuti yung kilikili ko. So, nag-iwan siya, guys, ng pangingitim. Imbis na pumuti, umitim talaga yung kilikili ko, guys. Ayan, oh. So, ayan, guys. Ayan na yung resulta niya. Ayan. So, ayan, guys. Talaga, nung time na yan, is sobrang pula. Pero ngayon, yung pula na yan, ayan na, naging itim na siya, guys. Tapos, ayan na yung kumalat yung kanyang mga rashes. Ayan. Sobrang parusa. Ayan. So, ano, ito yung gory cream na ginamit ko. Ayan. So, ito yung gory cream na ginamit ko. Actually, dalawa to, guys. So, yung isa is nagamit ko, pero hindi ko na kinontinue. Ito, guys, is bago pa to. Yan, bago to. Hindi, tinigil ko na talaga yung paggamit. So, bago to, guys. Ayan. Ayan siya. So, tinigil ko siya sa paggamit, guys. Ayan. Dahil sobra talagang na ano ko dito. Nag-shock talaga ako doon sa nakita ko. Ayan, eto siya, guys. Yan. So, hindi ko naman. So, sa ilan po na hindi nakakaalam, ang gory cream po is made from Pakistan. So, nangyari lang po kasi na masyadong mataas yung mercury content masyado lang po mataas ang mercury content itong gory. Kaya, ayun, siguro yun. Kaya hindi siya naging ano sa akin dahil masyado nga daw po mataas ang mercury content niya. Kaya, ganito naging epekto sa balat ko or sa balat ng iba. Hindi lang naman po ako ang nagkaganito. So, marami din kami naging nagkaroon ng ganitong experience about sa paggamit ng gory cream. Kung may mga napanood ako at may mga nabasa ako about nga dito sa side effect ng gory cream, hindi lang naman daw po sa about sa skin reaction or skin allergy ang pwedeng posibleng maging dulot itong paggamit ng gory cream. Pwede rin makuha dito yung kidney damage or kaya yung
pagnilipis ng ating mga balat, ganyan. So, sa ngayon, guys, is wala pa ako ibang, wala pa akong ano, ginagamot about dito kasi nga, nandito pa po ako sa quarantine facilities ko. So, isa rin po sa nagiging damage sa atin is hindi lang po yung skin allergy reaction. So, andito po yung, kung mapapansin nyo, is kung sa mga gumamit nito, lalo sa akin ay naramdaman ko is, ayun nga, is nagkaroon ako ng skin reaction, mga ganyang panghangati. At dun sa, ayun nga, yung aking heartbeat, ang paghinga ko, is hindi naging ganun kaganda. So, medyo para akong kinakapos sa paghinga. So, ayun. Yun yung mga naging reaction sa akin dito sa paggamit ko ng Gori Cream. Sa ngayon, tinutulungan naman ako dito ng mga, ano, ng mga staff ng OWA kung ano pwede kong inumin or kaya pansamantalang uminom muna ako ng mga pang-anti-allergy at saka meron akong biniling cream para dito. Pero hindi ko po maire-recommend pa sa inyo kasi sa akin wala pang ano, hindi pa siya magaling at hindi pa siya humuhupa. So siguro after ko rito dito sa ano sa quarantine ko dito is baka pumunta ako sa dermatologist para patingnan tong aking itong skin allergy ko ano yung kasi mas maganda yung kumonsulta tayo sa mga doktor para mas maging maganda yung paggamot natin dito sa ating mga skin reactions or sa mga allergy para alam natin kung paano siya gamutin at paano yung mga bawal na hindi pwede. So, ayun. So, advice ko lang sa mga gustong gumamit itong Gori Cream is check nyo muna, is mag-research muna kayo. Mag-research muna kayo kung ano ba yung Gori Cream, kung ano ba yung mga side effect niya, at kung ready pa kayo sa magiging side effect niya. Kasi mahirap na nasa huli yung pagsisisi, isa lang yung balat natin, napakanipisang. Kasi hindi nyo alam guys, kung alam nyo lang guys, na itong paggamit natin ng Gori Cream is once na nagkaroon ng skin allergy reaction kayo is nakakakuha din to guys, namamatay yung mga skin ano natin dito guys, na nagpo-protection talaga sa balat natin. Yun, isa pa yun na ano, lumilipis yung mga balat natin at nag-iiwan talaga siya ng mga dark spot. Na hindi na pwede namang makuha na pwede namang bumalik sa dati pero meron namang iba na talagang hindi na bumabalik sa dati. So iisa lang yung face natin at yung skin natin, so ingatan na lang natin. So ako sa base sa akin guys talaga nakakapagsisi kung alam ko lang mas kung tutusin guys nabili ko lang tong Gori Cream dito sa Saudi ng 20 real. Pero kung makakagastos ka sa doktor, higit pa sa 20 real ang magagastos mo. Kaysa mga gustong sumubok na gumamit itong Gori Cream, mag-isip muna kayo at saka mag-research muna kayo. So, ayun lang, I hope so nakatulong itong video na to sa pag-share ko sa inyo ng mga ano skin reaction about dito sa paggamit ko ng Gori. Yun lang, i-share ko lang yun sa akin, yung na-experience ko about dito sa paggamit ko ng Gori Cream na day and night. So ayun, eto lang. So sana makatulong tong video na to at sana kung nagustuhan mo tong video na to, please don't forget to like and share this video at syempre subscribe my channel and click the notification bell para lagi ka updated sa mga video na i-upload ko. So ayun guys, so siguro gagawin ko na lang ulit ito ng review pag once na gagawa na lang ulit ako ng part nito para kung halimbawa gumaling na to kung ano gagawin ko rin ng video kung ano yung mga pagamit sa akin, kung ano yung mga ginawa ko para gumalik yung aking mga skin. So, yun guys. Bye. See you again in another video. Bye.